Ang PDEA naman ibinunyag ng mga Chinese nationals ang sangkot sa kalahati ng kanilang biggest drug buybacks noong 2021. Habang ang drug den naman sa Cavite, sinalakay, anim na drug suspects ang naaresto. May detalye pa si Bombo Anali Soberano. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang kanilang 10 biggest anti-narcotic operations noong 2021 at kalahati ng kanilang operasyon ay kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. Wow. Batay sa datos na inilabas ng PDEA, sa 5 buybust operation, 13 Chinese suspect ang sangkot kung saan 9 ang napatay sa ikinasang police operation. Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang pinakamalaking drug bust na inilunsad nila na kinasangkutan ng mga Chinese nationals ay umabot sa 5.8 billion pesos halaga ng illegal drugs ang kanilang nasabat. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa 9 billion pesos ang kabuang halaga ng illegal drugs ang nakumpiska ng ahensya sa kanilang 10 operasyon noong nakaraang taon. Iniulat noon ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na nasa 74 billion pesos halaga ng illegal drugs ang nakumpiska ng gobyerno at mahigit 319 drug suspects ang naaresto sa drug war campaign ng Duterte government mula July 1, 2016 hanggang November 30, 2021. Samantala, sinalakay naman ang matauhan ng PDEA ang isang drug den sa May Bacoor City, Cavite bandang alas 5:30 kahapon. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 6 na drug suspect. Batay sa ulat na mga operatiba kay Director General Wilkins Villanueva, nasabat sa operasyon ang 8 piraso na heat sealed transparent plastic sachet na hinila ang shabu at iba't ibang mga drug paraphernalia. Aabot sa 15 gramo na hinila ang shabu ang nakumpiska na may market value na 103,000 pesos. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang 6 na mga suspect. Bomboan? Bombo, yes, Bombo Gerald. O, mga nakaraang taon ba yung mga Chinese pa rin yung mga nanguna dito sa mga shabu, yung mga droga na nasabat ng PDEA or ngayong taon lang yan, Bomboan? Or nakaraang taon? Yes, 2021 operations ito, kaya nga't iniulat ng PDEA na 10 sa kanilang biggest anti-narcotic operations ng 2021. Kalahati dyan, Bombo Gerald, ay mga sangkot ang mga Chinese national. So, yan ang ulat ng PDEA at ang nangako naman si PDEA Director General Wilkins Villanueva na pag-ibayuhin pa nila ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga ngayong taon, 2022, lalo na at patapos na ang termino ng Pangulong Duterte, Bombo Gerald. Oo, kahit pandemic, Bombo, ano, talagang noong kasagsagan ng lockdown ay medyo nabawasan. Pero nung nagluwag itong mga alert level natin, medyo dumami na naman yung kanilang mga nahuhuli, Bomboan, na mga droga, particular itong shabu, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos at itong si General Wilkins Villanueva ay pag-ibayuhin pa nila dahil target ng dalawang ahensya na mabawasan or matuluyan ng mawala itong illegal drugs bago pa man bumaba sa pwesto itong si Pangulong Duterte, Bombo Gerald. Okay. Kaya asahan na sa mga susunod na araw, sunod-sunod na rin ang mga kampanya o ang operasyon ng PDEA at PNP laban sa illegal drugs, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Boom!